Hindi naman kasi katanggap-tanggap talaga na ang isang pinagkatiwalaan mo bilang caretaker ng bansa pupunta doon sa rally kung saan nananawagan ng mga tao dito ng pag-BBTO sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang isang beses ginawa yan itong si Sara Duterte. Absent nga lang siya doon sa Cebu Prayer Rally pero pumunta siya sa Davao, nanawagan po doon no other than ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang mga pagkakataon na yan, mga tol. Ipaalala po natin sa kanila ang kakapalan Bongbong po ng Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Hmm. Di ba? Pupunta ka sa ganyang rally? Kayong mga military, alam ninyo yan. Hmm. Lalo na yung nasa... Para-parapan, sinisiraan ng Pangulong Bongbong Marcos ninyo, tapos pupuntahan mo? The armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Tapos, yung ganitong uri ng pananalita, nakala ni Lisa Marcos, diba? Na lahat ng Pilipino ay luluhod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo. Harap-harapan, binabastos ang ating Pangulo at ang ating unang ginang, pupuntahan mo. Tapos yung isa doon na si Butanding, inamin na gusto nilang lusubin ng Malacanang, bibigyan mo pa ng katwiran itong si Sara Duterte sa pagpunta nito, napipigilan kayo. Nak ng peting na yan. Kaya nararapat lamang sa inyo ang mga ganitong kataga na binitawan itong si Ninyo Barsaga. Panoorin po natin ito, mga tol. Bilibin ako sa kapal ng mukha ng mga putang inang itong mag-aman to. Kaya kayo namumura nitong si Ninyo Barsaga eh. Diba? Kasi napakakapal talaga ng pagmumukha ninyong dalawa. Bakit namin sinasabing makapal ang mukha? Eh, kung meron kang delikadesa, miyembro ka ng gabinete bilang sekretary ng Department of Education, dapat hindi ka pumupunta sa mga ganyang uri ng pagtitipon. Sapat na, nagbigay ka ng pagsuporta, pahayag ng pagsuporta dito kay Apollo Quiboloy. Pinalabas mo sa harapan ng publiko gamit ang Office of the Vice President. Pero bakit kailangan mo pang pumunta doon sa prayer rally kung saan nananawagan ang mga tao doon ng pagbibitiw ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kakapalan lang ng pagmumuka ang gagawa noon. Isang makapal ang pagmumuka. Kaya tama, I agree with Ninyo Barsaga sa sinasabi niya na ito na sobrang kapal ng pagmumuka, particular nitong si Sara Duterte. Katotoo lang. Alam niyo mga kababayan, hindi ko mawari kung saan kumukuha ng kapal, tibay ng apog, kapal ng pagmumukha, sampo ng mga supporter ng dalawang mag-amang ito at sampo ng mga mag-ama ng mga putang inang to. Napagmumura tuloy kayo. Pati mga supporter. Alam nyo, ang mahirap kasi dito sa mga supporter nitong mag-ama na ito, mga tatanga-tanga. Oh, maging brutal tayo ngayon. Total brutal yung pinapanood natin. Totoo naman eh. Mga tatanga-tanga sila. Kasi harap-harapan na silang niloloko, pinaniniwalaan pa nila. Harap-harapan ng binabalahura ang Pilipinas, pinaniniwalaan pa rin nila. Harap-harapan ng binabalahura ang paniniwala nila sa relihiyon, pinaniniwalaan pa rin nila. Katangahan yun, di ba mga tol? Tanga lamang maniniwala kapag ganun. Na todo depensa kay dating Pangulong Duterte at dito kay BT Sara. I don't know kung saan talaga kumukuha ng kapal ng mukha. Kita nyo mga kaibigan, lumabas na ang tunay na agenda ng mga Duterte noong nakaraan rally dyan na ginanap sa Luton, Manila. Ah, mismong dating spokesperson ang nagpatunay at dating tagapagsalita nila at isa sa mga abogado ni dating Pangulong Duterte na ang balak talaga ay lusubin ang Malacanang para hindi na makabalik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ganyan ka, walang kadelikadesa. At itong impormasyon na ito, nireaksyonan natin sa nakalipas na mga araw. Pero, ang gusto ko lang ihatid sa inyo, kung gaano talaga kakapal ang pagmumukha ng mag-ama na ito mula sa paniniwala ng isang supporter nila.
Hindi may kakaila ng itong si Ninyo Barsaga. Yung mga nagpapakilalang DDS ngayon, wala yan. Wala pa sila sa eksena. DDS na ito si Ninyo Barsaga. O kaya bakit hindi natin paniniwalaan ito? Di ba? Siya ang original, isa sa mga original ng DDS. Yung binuo nilang samahan na kung tawagin ay Rodrigo Roa Duterte for Mayor National Movement. I hope tama yung pagkakaalala ko. Yung mga iba dito nagpapakilala, yung mga vlogger ngayon na magiging host daw sa SMNI, anak ng teteng Truth That Matters. Tapos yung mga host nila nagpapakalat ng kasinungalingan katulad nila Banat Bay. Paano pa maniniwala ang tao sa kanila? Sa bagay, may mga naniniwalang mga tanga katulad ng binanggit po natin kanina. Ngayon, going back, dito po sa sinasabi ni Ninyo Barsaga, eh masakit siguro ito sa pandinig ninyo. Lalong-lalo na kayong mga DDSites kasi isang certified DDS ang nagsasabi kung gaano kakapal ang pagmumukha ng mag-amang Duterte, lalong-lalo na si Sara, para pumunta dyan po sa prayer rally, pero hindi naman nananalangin ng mga tao kung hindi ipinananawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos at worse, nagmumura, binabalahura ang kababaihan at kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. Ganun ba ang uri ng prayer rally? Di ba pagka prayer rally, dapat nananalangin. Eto, sila ay nang hahamak ng kanilang kapwa. Sila po ay lumalapastangan sa damdamin ng ibang tao. Tapos prayer rally pa kayo. Ikaw pa, Vice President Sara Duterte, pupunta pa doon. Naku ng Duterte. Ano ko din yun ito, mga kababayan? Ang number one pakiusap ni Bibi Sara kahon dahil siya ang caretaker habang wala si BBM. Huwag na huwag kayong aalis dyan sa liwasang Bonifacio. Huwag na huwag aalis sa liwasang Bonifacio. Ang daldal ni Harry Roque, no? Inuhulog niya yung vice presidente. Bakit hindi pa aalisin? Para saan? Para antalain yung mga transportasyon ng ating mga kababayan. Pero wisyo yung ginawa ninyo sa mga taga Manila, lalong-lalo na yung malapit diyan sa lugar na yan na pinagdausan ng prayer rally ninyo. Tapos dito, huling-huli sa bibig nitong si Harry Roque or tawagin na lang nating Butanding. Total, balahura naman ito sa pagkatao ng ating speaker at ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wagas kung siraan niya ang kasalukuyang gobyerno. Itong si Butanding, ito po ay nahuhuli sa sarili niyang bibig dahil sobrang daldal, parang hindi abogado. Pagamang talagang atat na yung mga tao doon, kasama na ako na sumugod na sa Malacanang. Di ba? Kasama na daw siya na sumugod na sa Malacanang. Ibig sabihin, may plano sila na gawin ang bagay na yon at guluhin ang kasalukuyang gobyerno. Nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamig. Oh. Ano ang tawag dyan? Harry Roque, abogado ka para hindi mo pabalikin ang duly constituted authority. That is sedition, di ba? Pero siyempre, dahil hindi naman kayo gumamit ng karahasan, intimidation or anything, eh, pinroklama mo lamang sa harapan ng publiko, particular dito sa YouTube channel mo. Eh baka inciting to sedition yan, Attorney Harry Roque. Kailangan pa ba namin i-lecture sa iyo yan? Abogado ka, dapat ikaw nagtuturo sa amin. No. Naku nang teteng na yan, abogado pa man din, nangi-incite ng sedition? Ganun ba yon, Attorney Harry Roque? Yan po ito. Pero dahil in-respeto nga natin si Bibi Sara, talagang nagtingpito tayo. Pagkaman at one point in time sa aking talumpati, eh sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? O, di ba? Pero sinabi ko na, masama. Talagang inaamin niya na sila'y lulusob sa Malacanang at sinususugan niya pa yung mga manonood nila doon. Handa na ba kayong sumugod? O, tapos, dahil nga naiipit ngayon yung makapalamukha na si Sara Duterte, after nung prayer rally niyo doon, dahil tinutulig siya sa kanyang presensya, ito kasi yon mga tuli, oh. Panoorin po ninyo ito.
subscribe sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OVP at sa Department of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng justisya para sa lahat. Ginawa niya ba yan? Sinungaling, di ba? Kasi kung sinasabi niya na nandyan siya para manawagan, dapat nagsalita siya sa harapan ng publiko. Doon mismo sa harap ng mga nagrarally. Hindi naman siya nagsalita doon. Kaya kasinungalingan itong sinasabi ni Sara Duterte na nandyan siya para manawagan ng kapayapaan at panalangin. Paano ka mananawagan kung hindi ka nagsalita sa harapan nila? Sinasabi mo lamang ito dito sa mga reporter. Pero hindi mo sinabi sa kanila, hinayaan mo partikular ang pagsasalita ng kabastusan sa kapwa mo babae sa panahon o buwan ng kababaihan ngayong Marso. Oh. Kaya nakakatikim tuloy kayo ng hindi magandang salita kay Ninyo Barsabi. Di ba? Huwag nyo kaming bulahin. Hindi totoo na nandyan ka para manawagan dahil hindi ka nagsalita sa harapan nila. Mana naman tignan. Kapag habang siya ay caretaker, eh doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Quibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi pinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananarita at malayang pamamahayan, hindi po malayo na lalo pang loolobo ang mga tatay na hindi lang mananatili sa liwasang Bonifacio, kundi magmamarcha na para sa Malacanang. Talaga? Kaya niyo yan? Hindi nyo nga magawang kumuha ng 10,000 katao man lamang kahit doon mismo sa baluarte ng mga Duterte. Ibabanta mo pa yan, Harry Roque. Saka wag mong sabihin na hindi ipinagkakaloob ang karapatan to due process nitong si Apollo Quibuloy. Ibinibigay sa kanya lahat ng pagkakataon. O, update tayo sa kaso nitong si Apollo Quibuloy. Ang Senado, meron na pong warrant of arrest para sa kanya. 48 hours ang binigay sa Sergeant at Arms para po i-implement ito. Siyempre, makikipagtulungan yan sa ating Philippine National Police. Pero hindi po trabaho yan ng Philippine National Police. Ang ipatupad ang mandamiento de arresto na inisyo po ng Senado. Ang kanilang gagawin lamang po dyan ay mag-provide ng protection and security sa Sergeant at Arms ng Senado. Yung Sergeant at Arms ang mag-i-implement nito. Pero sa kabilang dako, sinampahan na po ng kasong kriminal para sa mga paglabag sa batas katulad ng sexual abuses at qualified human trafficking itong si Quibuloy sa Davao at saka dito sa Pasig City. Yung iba doon, karamihan doon ay mga bailable offense except dito po sa qualified trafficking na non-bailable po ito kung malakas po ang ebidensya. Merong due process, Harry Roque. Kaya huwag niyong palabasin na inaabuso ng gobyernong ito ang karapatan nitong si ang kanilang kapangyarihan at hindi isinasaalang-alang ang karapatan nitong si Apollo Quibuloy. Sa dako naman ang SMNI kung saan ang Swarasug Media Corporations ay nalalampipinto ng tanggalan ng prangkisa, still ang due process ipinagkakaloob sa inyo. Di ba? Kaya huwag niyong gamitin yan, huwag niyong i-gaslight ang taong bayan sa mga kasinungalingan na pinaggagawa ninyo. Ngayon, kung talagang true kayo dyan sa inyong intention, di i-execute ninyo. Sugurin ninyo ang Malacanang. May nag-message sa akin that time, nag-aalala sila kasi yung mga tao daw po sa liwasang Manila ay susugod daw sa Malacanang. Sabi ko, sige, gawin nila. Mas maganda nga yun para sa aking pananaw eh. Para magkaroon ng dahilan para i-disperse sila doon sa ginagawa nilang supposedly peaceful assembly. Mas magkakaroon ng kadahilanan eh. Di ba? Kapag ka, ikaw lumalabag ka na sa batas, alam nga namang hindi panatilihin ang peace and order. Oh, kung pinanood ninyo yung vlog nitong si Fiscal EJ, nakalagay po doon ang konsepto ng rights of speech and expression. At hindi po ito absolute. Meron pong exceptions
sa paggamit natin ng karapatan sa malayang pamamahayag at pagtitipon. Unang-unang exceptions diyan, pagpapanatili ng kaayusan at katiwasayan. Ha? Ang paglaban sa kasinungalingan, ang paglaban sa pagbabanta, ang paglaban sa paninirang puri. O, iyan po yung mga exceptions. Ilan sa mga exceptions na natatapos ang ating karapatan sa malayang pagmamahayag kapag tayo lumalabag sa batas. Kaya nga sa madaling salita, ang ating karapatan ay natatapos kapag tayo po'y sumasaklaw sa karapatan ng ibang tao. Ano ginagawa nyo ngayon doon? Di ba? Malinaw na paglabag sa batas, Hari Roque, abogado ka pa naman. Nilalapastangan ninyo ang ating unang ginang. Nag-i-insight kayo ng sedisyon. Kung hindi man ikaw, pero naniniwala ako na si Jeffrey Celis inciting to sedisyon ang ginawa nito. Oh. Kaya dapat lamang sa inyo ang mga salitang itong binabanggit dito nitong si Ninyo Barsaga. Dahil ang malakanya, yan po ay palaso ng taong bayan, hindi na manumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Ngayon, napakinggan nyo yung mismong sinabi ni dating presidential spokesperson, Hari Roque, na kung saan ang bilin daw ni Vice President Sara Duterte, huwag daw paalisin ang mga tao sa rally at huwag daw iiwan ang loton. Para saan? Ah, isang katraydoran ang pinaggagawa mo, BP Sara. Tama. Pagkatapos, umuwi. Katraydoran talaga yon sa pagtitiwala na ibinigay sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait lang talaga ni Pangulo eh. Diba? Parang walang masamang tinapay sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinatraydor na siya nitong si Sara Duterte. Yet, talagang nagagawa pa rin makipag-usap ng maayos ni Pangulo. Napaka-professional. Eh kung kay Rodrigo Duterte ginawa yan, ako, takot-takot na mura ang aabuti ng taong gumawa niyan. Diba? Sobrang kapal na lang talaga ng pagmumukha ang mga ganitong uri ng tao. At tama si Ninyo Barsaga, traidor ang ginawa na yan ni Sara Duterte sa pagpunta doon sa prayer rally. To, yan yun. Pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Tapos, kinakampihan niya pa yung merong kinakaharap na kaso. Seryoso ito ba? Partikular sa paglabag sa karapatan ng mga kababaihan. Hindi maganda yung ginawa na ito ni Sara Duterte. Dapat anahimik na nga lang siya rito eh. No? Hindi niya dapat ipinakita sa harapan ng publiko na vice presidente ka, kinakampihan mo ang isang tao na mayroong kinakaharap na kaso. Sabihin na nating presumed innocent itong si Apollo Quiboloy. Still hindi pa rin maganda yung ginawa mo. Kaya ang masasabi ko lamang, tanga lamang talaga ang naniniwala kapag kaganyan na ang paninindigan ng mga sinusuportahan ninyo. Katangahan na po yan. Si Pangulong Bongbong Marcos mula sa Europa, sasalubong ka at may pakiskis ka pa? Ha? May pangiti-ngiti ka pa? Anong matatawag doon, madam? Halik ni Judas? Ngiti ni Judas? Putang ina ninyo. Ha? Bakit? Ha? May naa-atim ka pa bang ganyan sa pagkatao nyo? Ha? Pagkatapos kayong... Kasi ang gusto nyo kasi, ang Marcos administration ang luluhod sa inyo. Yun ba ang gusto ninyo? Ha? Magsalupasay ang pangulong sa inyo? At kung anong gusto ninyo, yan ang ihain ng administrasyon na to? Ha? Maging tauhan ninyo? Maging sunod-sunuran ninyo? Putang ina ninyo! Nakakahiya, di ba? Alam mo, Bam, Madam BP, kung may natitira ka pang delikadesa, kahihiyan sa sarili mo. Di ko magets, bakit, ano ang tawag, bakit Bam ang tawag niya kay Sara Duterte? Paki-comment nyo nga mga tol, wala akong idea bakit Bam ang tawag niya rito kay Sara Duterte. Ah, mag-resign ka na. Tama! Mag-resign ka na bilang DepEd Secretary. That is the right thing to do sana ng taong merong delikadesa. Magbitiw ka na bilang kalihim ng Department of Education. Pero bakit ayaw bitawan niya ni Sara Duterte? Katuwiran niya, pinagkakatiwalaan pa din daw siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin ko hindi yon.
politically favorable kasi iyang posisyon sa Department of Education, sa totoo lang. Kung ikaw ay isang maayos na politiko at naupo ka bilang kalihim ng Department of Education, ang boto maaaring dumagsasayo sa hinaharap kapag ka nagawa mo ng tama bilang kalihim ng DepEd ang trabaho mo. Kasi sa teacher pa lamang eh, we have million of teachers sa public school. Meron niyang pamilya. Meron kang mga staff. Kaya pagka mabait at maganda ang pamamalakad mo, maitatransfer yon ng mga teacher na yan sa kanilang mga estudyante o sa mga magulang nito. Kaya definitely boto ang makukuha mo dito. Higit sa lahat, ang Department of Education ang pinakamalaki ang budget sa lahat ng departamento sa ehekutibo. Garantiya yan ng ating konstitusyon. Kaya pwede mong gamitin ang budget na yan sa tama para makakuha ka rin eventually ng support mula sa mga tao. Pero mukhang hindi ganun ang nangyayari, mga tol. Ha? Mukhang nakapokus lamang siya sa political part, pero yung paggawa ng tama sa departamento, hindi niya nagagawa. Nagtataka nga ako bakit may mga ang taas-taas na performance rating nitong si Sara Duterte sa mga survey na isinasagawa. Hindi ko talaga lubos mapaniwalaan yun. Kaya nga nung lumabas yung rating ng SWS kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko na kinontent eh. Kasi hindi ako naniniwala dun sa unang rating eh. Kaya ayoko na rin paniwalaan ang mga susunod pang mga survey na yan. Focus na lang tayo kung ano yung nakikita natin dun sa tao. Diba? Naknang teteng, napakakapal ng pagmumukha ang ganitong uri ng tao. Harap-harapan mong sinasaksak yung Pangulo. Tapos nagagawa mo pang humarap sa kanya at makipagngitian? Ha? Kasi kung ganyan ang mga gawa mo at ganyan ang mga galaw mo, wala ka ng puwang sa Marcos administration. Manatili ka na lang bilang VP dyan kaysa magpakipagplastikan ka, kaysa makipagngitian ka nang wala na bukal sa kalooban mo. Halatang halatado na, madam. Ha? Sa bagay, hindi ka naman ata Vice President ng Bansang Pilipinas. Wala ka naman atang malasakit. Kasi ang malasakit mo, lantaran ipinapakita mo, doon sa inaakusahan na may mga kaso na si Pastor Apollo Quiboloy na manyakol. Yan ang hindi magandang ehemplo sa mga kabataan. Secretary ka ng Department of Education. Vice President ka ng Pilipinas. Tapos hayagan mong sasabihin sa harapan ng publiko, hindi ka naniniwala sa mga di umano'y biktima nitong si Apollo Quiboloy, bagkus mas pinaniniwalaan mo si Apollo Quiboloy. Dapat bumalansi ka na lamang. Kasi yung mga yon, biktima yon di umano. Nakakaramdam yon ng pighati sa kasalukuyan. Hayaan mo ang korte ang humusga. Hindi ka ordinaryong tao katulad namin. Ikaw ay vice presidente. Ikaw ay sekretary ng education. Hindi ka katulad namin ng mga vlogger, mga manunood na pwedeng magkomento anytime na gusto namin at kampihan kung sino gusto namin kampihan. Meron ka dapat pinangangalagaan na sense of anong tawag dito? Consciousness. Dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo sa mga bagay-bagay. Dapat, kung kakampi ka kay Apollo Quiboloy, sa sarili mo na lamang yon, huwag mong isa publiko hanggat maaari. Pero ano ginawa mo? Nagsalita ka gamit ang Vice President Office. O naging katanggap-tanggap ba yon sa harapan ng mga individual na mga Pilipino? Di ba? Hindi. Tanggap ng mga supporters mo. Pero majority ng Pilipino, hindi yung tatanggapin. And worse, mas pinalalamo pa nga yung pagpunta mo dito sa prayer rally na ito. Pa-interview-interview ka pa. Sasabihin mo pa, ikaw ay nandiyan para manawagan ng panalangin, ng kapayapaan. Ginawa mo ba? Di ba hindi naman?
hindi ka nagsalita sa entablado. Mas maniniwala kami kung sinabi mo, o mga kababayan ko, nandirito ako ngayon para manawagan sa inyo na panatilihin po natin ang kapayapaan. Tayo po'y manalangin para kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero hindi mo ginawa yun eh. Kaya bakit kami maniniwala sa sinasabi mo dito? Ang bayan po ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya. At masaya ako dahil ang mga... Iakyat sa Pangulo. Dapat gawin mo yun. Pero ano ginagawa mo? Sinusuportahan mo si Apollo Quiboloy. Direkta ng pagsuporta yan, ha? Hindi yan ordinaryong pinagpapawalang, kumbaga, itinuturing na inosente lamang sa ngayon itong si Apollo Quiboloy. Hindi ganun ang paniniwala mo, eh. Ang paniniwala mo, particular, ang mga nag-aakusa sa kanya, hindi mga nagsasabi ng totoo. Oh. Kaya babalik tayo dito sa mga sinasabi ni Ninyo Barsaga. Sobrang kapal ng pagmumukha mo kasama ng mga supporters mo. Idamay mo na pati yung tatay mo. Di ba? Ayan, nasa korte yan. Di ba? Now, kung meron ka pang natitirang kahihiyan, madam. Ha? Total, yung pamilya mo, atake ng atake. Kita mo nga, madam, nung araw ng rally ng Bangon Pilipinas, umatin ka pa sa Luneta Grandstand. Tapos sumabol ka pa sa Davao para lang doon sa rally ng ama mo na retarded din, na ulyanin, na hindi na atatin niya tayuan ng bayang niya dahil lus-lus na rin dahil sa sobrang katandaan at nasobrahan ata sa pintanil, nagiging gago na at wala na sa utak ang mga pinagsasabi, doon ka na lang. Ha? Doon ka na lang, madam. Ha? I don't know kung ikaw pa ba yung sinasabing BP Sara na palaban, ikaw pa ba yung BP Sara na may paninindigan, pero mukhang wala ng paninindigan. May paninindigan para kay Apollo Quiboloy. May paninindigan para huwag sawatain yung mga supporter na mga siraulo yata, mga uto-uto. Biruin mo, ikaw nagpapakilala ka sa harapan ng publiko ng pagkakaisa. Nagpapakilala ka na dapat ang kasalukuyang gobyerno ay sinusuportahan. Nagpapakilala ka na si Pangulong Bongbong Marcos, suportado mo at mahal mo. Yet, wala kang ginagawa sa mga kalapastanganan na ginagawa ng mga supporter mo. Kasinungalingan, di ba? Anyway, mga tol, ako, bago tayo magtapos, ang masasabi ko lamang, umaagree ako sa sinasabi nitong si Ninyo Barsaga na sobrang kapal ng pagmumuka nitong si Sara Duterte. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.